Mike Buntis, walang excuse dahil sa ngalan ng intrigahan. Tuloy ang Lightning Laglagan! Mars Marie-Chris and Mars Vanessa, wala kayong choice kung hindi sagutin nang mabilis ang mga katanungan namin sa inyo. Tandaan, mabilis ang tanungan dito kaya mabilis din dapat ang sagot. Mabagal ang utak ko. Oh my God! Okay, Baneng, magpakatotoo ka dahil laglaga na! Woohoo! Anong part ng pagbubuntis ang hindi mo kinaya at ikinabaliw mo ng slight? Hindi ko alam. Wala! Ooh. Okay, ano ang pinakamalalang ginawa mo sa asawa mo nung naglilihi ka pa? Kinukunan ko siya ng video, tas nagmamorph yung face niya. Tas pagka nang miss ko siya, pinapanood ko yun. Yung may mga filters. Ikaw, pinaglalaruan mo ako, ah. Sabi niya. Anong habit ni hubby sa bahay na pinaka-hate mo? Masyado siyang OC. Mas OC pa siya sa akin. Okay, meron ka bang showbiz crush na pinagsisilosa ni Mister, ni Mati? Wala. Ano ba to? Ang boring naman tong lightning laglagan na to kay Baneng. Okay, sa mga project mo kung saan nagkontrabida ka, sinong secretly in-enjoy mong saktan or pahirapan? Oh my gosh! Sino ba? Si Maxine. Oh, okay. So yung fellow Starstruck graduates na wala na sa limelight, kanino ka pinaka nang hinayang kasi feeling mo sisikat siya? Sarah Larson. Kabatch ko yon. Right after ng batch namin, Starstruck, sabi niya uwi na lang daw siya ng Iloilo. Oh. Honestly, feeling ko sa aming lahat na girls, siya yung pinakamaganda. Okay, anong mas gusto mo? Maging bonggang bida pero matagal na matetenga? O maging supporting actor pero laging may project? Supporting. Doon tayo. Muntik na ako sumagot. Muntik ka na ba sumagot, Marie-Chris? Natawa ako dun sa huling tanong kasi I guess people don't realize that, di ba? Na kapag big star ka nga, di ba yung mga projects mo hindi pwede sunod-sunod na matagal ka nga at natatenga. Oo, pero pag support ka, Mars, ay, only. Minsan hindi pa nga pag support ka, minsan hindi pa nga tapos yung show mo, meron ka ng kasunod ulit eh. Yes, meron ng kasunod. Hashtag blessed. Baneng, madalas nangyayari yun sa'yo. Alam ko rin yan, yung si Mars Baneng, hindi yan nababakante. Hindi pa tapos ang show namin, meron na siyang kasunod. Ano ba yan? Mars Marie-Chris, ikaw na! Sagot agad ha. Short answers lang, tapos mamaya babalikan natin yung mga na-curious pa kami at gusto pa namin ng mas mahabang explanation. Okay? Ready? On average, ilang oras lang ang tulog mo simula nung naging mommy ka? 4. Na hindi sunod-sunod, na hindi tuloy-tuloy. Oh my gosh! Ano ang isang bagay na napansin mong nagbago kay Mister simula nang naging daddy siya? Hindi na mainitin yung ulo niya. Aww, nice! Pagdating sa usapang pamilya, sino nga ba sa inyong mag-asawa ang boss? Ngayon si baby. Boss, wala. Ano kami, parang meron kaming ano eh, kanya-kanyang strength. So, yun yung kung dito ako magaling, dito siya, ganun. Bigaya. Balance, okay. Kung wala ng pandemic, saan nyo gustong mag-alsabalutan at magbakasyon as a family? Beach agad-agad. Sa mga theme songs na ni-record, anong song yung naapektuhan ka personally tuwing kinakanta mo? Yung talagang Mahal Kita. Yun talaga. Simula sa habang nire-record ko siya at tuwing kinakanta ko siya. Okay. What's your most embarrassing moment while performing? Ano ba? Wala masyado eh. Pero backstage ito, one time dati, SOP. Hindi pa ako nanalo, contestant pa. Akala ko, yung si Top Suzara, akala ko siya yung isang kasama ko contestant. Binatukan ko siyang malakas na malakas. Oh, no! Oh my God! Si Top Suzara pala siya. Tumakbo ako, hindi ako nakapagsa. Oh no, Mars! Okay. Sinong artist ang dream mong makakontrol?
collaborate? Siguro si Miss Kule Desma. Oh, nice, nice, nice. Given a chance, gusto mo pa rin bang umarte or you'd rather be a singer for the rest of your career? Bilang nanay na ako ngayon, gusto kong mag-try ng mayroong nanay role ganyan para tingnan ko kung paano ko mailalabas yung pagiging nanay doon. Ah, dahil nakaka-relate ka na talaga. Ayun. Nice one, Mars! That's it! Gusto ko yung kay Tapso Sara. Ang nakakatawa sa'yo, tumakbo ka! Ay, nako. Sorry, Top. Sorry. Oh, what a fun lightning laglagan. Okay, Mars Vanes, ito, quick question lang. Okay. Bakit si Max ang na-enjoy mong api-apihin? Gagawin pa lang namin yung show na Faithfully with sila Michelle Madrigal, yan, si Isabel Oli, ganyan. Okay. Before StoryCon, nakasama ko siya sa Party Pilipinas. Pagpasok ko ng dressing room, so nag-makeup na ako kasi opening kami, ganyan, tas may sayaw, ganyan. Tas pumasok siya ng dressing room. Dressing room ko to, guys, get out. Sabi niya gano'n. Tas ako sa loob-loob ko, ang kapal naman ang mukha nito, huwag mo sabihin Maxine Magalona ka at dressing room mo to, hello, nagsishare tayo ng dressing room lahat dito. Kung gusto mo ng sarili mong dressing room, maghanap ka ng sarili mong dressing room. Sa loob-loob ko lang to, ah. Okay, ito yung dialogue mo sa isip mo. Tapos sabi niya, guys, come on, get out. This is my dressing room. Ganyan siya. Tapos tatawa-tawa siya. Sa loob-loob ko talaga, ganun pa rin. Parang kapal na mukha nitong buisit na to. Ganun, okay. Ako talaga nga naman. Tapos every time na magpa-party Pilipinas na ako ulit, lagi ko nakikita yung pangalan niya dun sa ano, same dressing room ng akin. And I'm like, eto na naman tong taong to, ganyan. Tapos, so, nag-StoryCon. Tapos dun sa StoryCon, nakita ko siya. Tapos sabi kong gano'n, oh my gosh, ayokong katrabaho tong taong to. Ayokong katrabaho tong padiva na to. Next week, taping agad. Ang bilis ng pangyayari, oo. First scene namin, magsasampalan yung characters namin, dalawa. Oh no. Sabi ko, oh my god, ito pa yung first scene namin. Tapos hindi ko pa siya gusto, ganito ganyan, ganyan ganyan. Nadidivahan ako sa kanya, ganyan. After siguro mga a few taping days, parang naka 2 weeks na kami. Sabi ko, naging sobrang close kami. Aww. Ganun ka magparamdam ng presence mo sa ibang tao. Na, you're so funny, sabi ko sa kanya. So, naging close kami. Oh, diba? Hindi talaga lahat ng nagsimula ng hindi maganda, Mars, eh yun agad yung mangyayari eventually. Look at that, oh, diba? Ang saya na yung lighting laglagan, laugh trip! Hi, mga kapuso! Like this video? We have more! Subscribe lang kayo sa GMA Network's official YouTube channel! Congratulations on reaching 10 million subscribers, GMA Network! Here's to 10 million pa more!